Araw-araw may namamatay. Araw-araw may napapahamak. Sino makakapagsabi na bukas buhay ka pa? Walang sino man sa ating nakakaalam ng bukas. Kaya dapat lagi kang handa. Kaya ka nananatiling buhay sa ngayon. Kasi patuloy kang binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magsisi at tumalikod sa kasalanan. Sapagkat aanuhin mo ba ang buhay mo dito sa mundong to? Sabihin na nating nakuha mo lahat ng gusto mo dito sa mundo. Pero papaano kung habang buhay ka naman papahirapan sa impyerno? Madali lang magbingi-bingihan. Madali lang magbulag-bulagan. Talagang mahirap talikuran ng kasalanan. Pero masaklap ang sasapitin mo kapag nandun ka na sa kapahamakan. Mahirap magbago. Pero iba ang willing magbago sa ayaw talaga magbago. Kapatid, di mo alam ang bukas mo. Ang dami nang namamatay oh. Saka ka na lang ba magsisisi? Kapag naghihingalo ka na? Kapag huli na ang lahat? Saka ka ba makakapag-isip na tumalikod sa kasalanan? Kapag may nangyari ng malala? May pag-asa. Namatay si Jesus Christ sa krus para sa'yo. Sa halip na ikaw ang magdanas ng paghihirap sa impyerno, dinanas niya na yun para sa'yo. Tinubos ka ng Panginoon sa krus. Tinubos niya tayo. Ilang beses siyang hinampas, sinaktan, pinahirapan, alang-alang sa kaligtasan mo. Ilang beses siyang dinuraan, alang-alang sa'yo. Dinanas niya lahat ng pasakit. Mabigay niya lang ang buhay na walang hanggan sa'yo. Kapatid, naisip mo ba to? Na sa tuwing gumagawa ka ng kasalanang matindi sa harapan ng Diyos, para mo rin siyang sinasaktan paulit-ulit. Kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Kung hindi mo pa to alam, ngayon alam mo na, yan ang dapat malaman mo. Mahal na mahal ka ng Panginoong Jesus. Ilang beses mo man siyang talikuran, mangungusap at mangungusap pa rin siya sa'yo. Ka pa napapagod? Ang dami-dami mong pinagkakaabalahan dito sa mundo. Pagdating ng panahon, iiwan mo rin to. Walang wala yung mga bagay na meron ka dito sa mga bagay na ipinaghahanda ng Diyos para sa'yo. Kaibigan, saglit lang ang buhay natin. Maiksi lang ang buhay natin. Kilalanin mo ang Panginoong Jesus. Papasukin mo siya sa puso mo. At kapag nakapasok na ang Panginoon sa puso mo, unti-unti niyang aayusin ang buhay mo. Unti-unti niyang lilinisin ang puso mo para madatnan kanyang ganap sa harapan niya. Para pag bumalik siya, nakahanda ka. O kung sakaling mamatay ka man ng maaga, handa ka. Alalahanin mo to bago ka malagutan ng hininga. Tinapos na ng Panginoon sa krus. Kailangan mo na lang manampalataya sa kanya. Maniwala na iniligtas ka niya. Alam mo kung bakit mo ito napanood, kapatid? Kasi mahal na mahal ka ng Panginoon. At hindi ito basta nagkataon. Gusto niyang ilagay sa puso at isip mo ito ngayon na wala kang magagawa, hindi ka makakaramdam ng tunay na katagumpayan kapag wala siya sa buhay mo. Magkaroon ka man ng maraming bagay dito sa mundo, umaachieve mo lahat ng gusto mo, pero kung wala ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo, useless lahat ito. Oo, masarap lang yan ngayon. Magsasawa ka rin. Oo, okay ka pa ngayon, pero darating ang panahon, magsisisi ka rin. Pero sana, hindi pa huli ang lahat kapag nagsisi ka. Pag-isipan mo to, kapatid, at ibahagi mo to sa mga taong mahal mo. Si Jesus lang makakaligtas sa'yo. Wala nang iba. God bless you.